mga kapangit, ayan, welcome back again to my YouTube channel. And now you are watching my 21st vlog. Hindi ko alam kung anong title ng vlog na to. Pero, mag-share lang naman ako ng experience ko during my first year sa University of the East, Manila. Ayan. It's been 2 weeks since huli kong upload sa aking YouTube channel kasi nagkaroon ako ng sakit. Nakumbuhan ako. Nagkaroon ako ng trangkaso and at the same time masakit ngipin ko. Ngayon magsa-storytelling tayo. Ikukwento ko lang naman yung ano, yung buhay ko sa UE as a freshman student. Paano ko ba naisipan to yung vlog na to? Maybe siguro miss na miss ko na talaga yung mga classmates ko and miss ko na rin yung UE. Yung vibe ng UE ha, hindi yung administration na kasi, you know, masyadong... Wala talaga, hindi na ako marunong. Paano ba? I would like to endorse this, yung milky ng tigang initiated by Ate Argerine de la Cruz. Milky siya, kasing lasa siya ng ano, ng golden sun ng D-cream. Kung gusto niyo nito, tag 40 pesos lang and i-DM nyo lang siya. Sobrang sarap, promise. So, let's start! Dream school ko talaga yung UE ever since. Nung pinayagan ako na paaralin yung mama sa Manila, naset aside na sa utak ko is mag-aral sa UE. So, I took the UE set noong April 24, 2019. Kasama ko si mama, doon pumunta kami sa Manila. I really want to pursue mass communication in college because I cannot visualize myself being an engineering student or med student, ganun. The night before na nag-took ako ng UE set is I was torn between AB Journalism and AB Broadcast. Kasi yun lang yung choices doon sa online application form. Pero thankfully, that night, may nakausap akong mass comm student dito sa BSU Main kung ano yung difference ng AB Broad and AB Jorn. Thankfully, pinili ko yung broadcasting. Kinabukasan pag-exam ko, nakuha ko rin agad yung result. And after that, naiwan ako sa Manila para mag-exam sa PLM. And bumalik ako sa Palawan para mag-attend ng Vicarial Summer Youth Camp 2019. And after that, pinabalik ako sa Manila para magpa-reconsideration sana sa PLM. Pero mas pinili ko yung UE kasi for me, medyo hassle yung PLM kasi malayo siya kung babiyahihin ko araw-araw knowing the fact na medyo sumasakit nga yung paa ko and lang yung UE kasi walking distance siya and less travel for me. First day of school namin is last June 17, 2019 and yung first na naging friend ko ay si Aimee and si Jen. Ayan. Nagkita kami dun sa Loton. After nila kumain, hinanap namin si Lance. Si Lance kasi may inaasikaso dun sa ID niya sa may lobby. So, kami yung first four na naging mag-friend sa UE. Then, ayun na laman ko na ano, na magkapit-bahay lang pala kami ni Aimee. So, nagkakasabay kami ano, pumasok and nagkakasabay din kami umuwi that time. Yung room namin is located sa building ng Edo, 602. Tapos, alam mo ba pagpasok ko, medyo disappointed ako kasi konti lang yung lalaki dahil marami pa sa amin bakla. Akala ko, pag college ko, makikita ko na Mr. Right ko. Ang bakla pala, mga klase ko lang kwenta. Yes. So every first day of school, automatic na yan na nagkakaroon ng ano, diba, ng introduction of self. Ayan, so pagpapakilala ko, sabi ko galing akong Palawa, tapos bigla silang ganoon. Ah, kaya pala maitim. Medyo sad ako kasi ano, napaka-konti lang namin sa classroom. Then mostly mga kaklase pa namin, ireg student. Feeling ko, wala akong magiging friends kasi first week pa lang, ang bait-bait nila. Like, hindi sila makabasag pinggan. Buti na lang ito, yung seatmate ko, Subala, Piliedo. Upo siya, late. Sabi niya, ina, wala pa akong bakasyon, digbigla akong ganito. Okay, may friend na ako, nagmura eh. Yung subject ko nung first sem ay, wait lang, may kodigo ako ha. Introduction to Communication and Media, Introduction to Information Technology with Media Application, Media Literacy, yun yung major subject ko, tatlo yun. And Readings and Philippine History, Physical Fitness, Purposive Communication, and NSTP as the general subject. Sa college, na-realize ko na bawal malate. Every score and every recitation matters. You cannot please everybody. You should learn how to say no, magtipid all times, and magpuyat na magpuyat hanggang kinakailangan. So marami akong inadjust for myself when I entered college. Siyempre, coming from a province and from a school that does not have a school publication, yeah. Wala kaming ano kasi sa sacred, eh. Wala kaming school publication, wala kaming newspaper. So kaya mahirap for me. Super clueless ako, wala akong idea kung paano ko to gagawin kasi
walang-wala ako, as in. Dumating ako sa point na June pa lang, sabi ko sa sarili ko na, hala ba, ganitong course ang kinuha ko? Dahil babago. Pero syempre, dahil mahal yung tuition and I don't want to disappoint my parents, syempre, kailangan kong galingan kahit papaano. So, June pa lang, nag-adjust na ako sa klase, nakipag-friendly-friendly ako sa mga kaklase ko, ganun. And syempre, inalam ko rin yung mga characteristics ng bawat prof kung paano sila. Ganito and ganyan. Yun. Month of July. So, it is the month na nag-celebrate kami ng General Assembly ng mga broadcasting students. Event na to, yung General Assembly is headed by the Association of Broadcasting Students Officers. So, sa GA namin, merong showing ng mga AVP. Yung sa amin, sa BD1B, ay shinoot at inedit ni Boss Kyle Moreno. December sa General Assembly, kasama dyan Mr. and Miss Broadcasting 2019. And yung representative namin ay si Matthew and si Ate Ann. Ayan, diba? Gandang dalawa, no? Isa sa mga unforgettable moments ko on the month of July is that nung in-announce ni Sir P na magkakaroon kami ng Freshman Film Festival Take 4. Ayan, magkakaroon kami ng film showing. Yung initial group namin nila Katrina is pilitang nag-merge kasi yung ibang grupo dun sa section namin is may similar stories. So if gagawa kami ng bago, gumawa ko ng story. So, may naisip akong plot. So, diniscuss naman namin yun ng grupo namin at ng grupo ni Kat as one group. Pumunta kami dun sa Morong Rizal para pag-usapan namin yung mga dapat gagawin. Ganun. And dun na buo yung Kaliteros production. Ginawa namin ang story. Tinitle namin ay Tokyo Lipikatum. And mapapanood nyo siya sa aking YouTube channel. Directed by Jeris Mahusay. Me as the editor and writer. Month of August! So, nag-start kami mag-shooting sa Morong Rizal. Bali, may kakilala yung parents ni Amy na may-ari ng bahay, magandang bahay. Unfortunately, yung lahat ng na-shoot namin doon is hindi namin nagamit kasi nagkaroon kami ng change of cast. Kailangan namin ni-reshoot yung buong film. And yung ibang grupo, patapos na sila. Nasa post-prod na sila. So, nakaka-pressure talaga. In-announce din ng prof namin na si Sir P, magkakaroon kami ng focus interview sa isang media practitioner. Kagrupo ko ulit si Solly, si Mami JL, si Katrina, and si Rovi. So, yeah, gumawa kami ng mga guide questions pero I took it lightly kasi mas nag-focus ako sa film. Month of September! So, nag-start na nag-gram yung grupo ko kasi sinabi ng prof namin na kailangan na pala namin ipasa to yung interview na to by the last week of September. Medyo hassle para sa amin kasi na magbigay pa ng mga letter or ng guide questions sa mga media practitioners like ABS-CBN and GMA kasi first, wala kaming backer and second, it will took time for them to read our letter or our invitation via Gmail kasi they are busy person. One night, naalala ko, September 3, 2019, nakita ko niyang pinsan ko na si Atinins na nai-stress na ako dun sa kwarto kasi sabi ko, hala, malapit na ipasa to tapos wala pa kaming nai-interview. Tapos wala siyang nagsabi na may kakilala daw siya. What the f***? Paano ka magkakaroon ng kakilala eh? Hindi ka naman nagtatrabaho sa media. Niyabangan ako. Sabi niya, kilala niya daw si Sir Deo Makalma. Girl, tinext niya. Tapos nag-reply, papuntahin daw kami bukas. Oh my God, din ako. Okay, hindi niya lang malakas. So, kinabukasan, pumunta kami doon sa MBC building sa Pasay Complex. Pinapasok kami sa office niya. Doon niya palang binasa yung letter namin. And nag-proceed kami sa interview like it was an ambush interview. Parang ganun. Parang on the spot interview, walang hindi niya alam kung anong sasabihin niya. Habang nakikinig kami, habang nag-interview kami kay Sir Deo Makalma, it was like ganito, dapat binabalansin mo yan. Hindi puro memo-memo lang, hindi puro away-away lang, hindi puro galit-galit. Para kami nakikinig sa radyo, grabe yung boses niya. Tapos ayun, after nun, pinagbigyan ko si Robby sa gusto niyang gawin na videohan ko daw siya ng trip niya. Syempre na sa Cloud 9 ako, ang saya-saya ko nakapag-interview kami, na ganito, ganun-ganun. Sa labas ng Star City, videohan ko siya. Ang mga ibon na lumilipas. Lama, hindi ko na malayan, basta sa sobrang saya ko, sinakyan ko yung trip niya, in-edit ko afterward, in-upload ko. Pagkagising ko,
Shit, sumikat si bakla! Shit, sumikat si bakla! Pero pre-navigate ko siya for personal purposes. Puspusa na yung shooting namin for the occupicatum and super aral na rin sa iba't ibang mga subjects. And feel ko din experience yung pawiri. Masaya siya, kaso hindi ko talaga ma-enjoy kasi hindi ako fan ng mga banda. I am fully indebted to Kuya James Veluz kasi pinagbigyan niya kami shooting dun sa bahay nila sa Marilao, Bulacan. Yun yung naging shot location namin for occupicatum. Thankful din ako kay Kuya QR kasi binuksan niya ang kanilang tahanan para doon kami mag-edit ng aming film. Yan, ilang araw din ako doon, walang uwi-uwi. First time ko lang din doon ma-experience na 25 minutes lang ako natulog sa buong araw. Umiyak at pumasok akong super lutang, dahil ko pa yung may hangover. Gusto niyo yun? Yung fifth media Olympics, it is a week-long activity initiated by the ABS. So yan, nagsali ako sa Battle of the Brains, Opinion Writing, and Media Quiz Contest. Battle of the Brains, sa grupo ko si JM at saka si Matthew, and yan, nanalo kami. And opinion writing, I won the second place. Kasi dalawa lang naman kami nagsali ni Jem. Halos sumali, parang tanga. Sali-sali ka sa opinion, bobo ka. Then, media quiz contest kasi sa BD1B, kasama ko si JM at saka si Lance. Yes, syempre, kampante ako. Yeah. Kampante ako, kasama ko sila yung pala magkakalaban kami. Pero thankful kasi nanalo si Lance, nag-second si JM, and naka-third ako. Ayan. Month of October. October 3 is our film showing. Ano, hindi ako masaya during film showing kasi ano, I really have that attitude na wala akong karapatan magsaya kapag hindi pa tapos yung lahat. Grabe, undeniably, ang gaganda talaga ng mga entry ng mga kalaban namin or ng ibang grupo. Pinagdasal ko, the whole duration of our film showing is sana manalo lang, kahit isang award lang talaga, kahit sana manalo lang si Solly sa best actor kasi alam mo yung ano, nakikita ko yung pinaghirapan niya and yung dedication niya na manalo. And ang dami niyang sampal na sinalo galing kay Robbie. Ano ba? Pero ang galing ni Lord, alam mo yun. Isa lang hiningi ko pero binigay sa amin apat. Binigay niya sa amin best actor, si Solis. Best actress, si Jeris. Best in editing, wow! Best in editing. Hindi naman ako maniwala dun pero dahil binigay, thank you. And best picture. Grabe umiyak ako nung film showing na yun kasi nga yung prod ko yung nanalo sa FFF4 and story ko. Hindi ko maitatanggi na hindi namin ito magagawa without the help of you guys. Sa lahat ng mga sumuporta sa amin, hindi namin ito magagawa kung hindi dahil sa inyo. So since finals na nga itong month of October, i-shortcut ko na lang kung ano mga ginawa namin sa ibang subjects. So sa ICM, ayun, sinabit namin yung focus interview namin with Sir Deo Macalma, ICT, film namin na yun. Sa media literacy naman, is pinagawa kami ng news package. Ayan, makikita nyo dito. Sa purposive communication naman is yung aming advocacy. Readings in Philippine History, yung finals namin doon is yung mag-attend kami ng field trip. Makikita nyo rin dito. Yung sa PE naman namin is Zumba. Yes, buti na lang pinazumba kami. Hindi ko na kaya mag-push up, push up. Tsaka mag-sit up, sit up. Sa NSTP naman is yung poster and yung narrative report. Tapos alam mo pa, ang saya ko kasi ang bait ng pinsan ko na si Ate Rhea, si Ate Jel, kasi nilibre niya ako ng ano, ng ticket pa uwi sa Palawan para daw ma-enjoy ko raw yung first sem break ko as college student. Diba ang bait? Ulit ko talaga yung uwi ko dito nung ano, nung sem break, nung first sem. Alam mo yun, ang bait ni Lord, pag uwi ko dito, may ano, may paaman siya. Naglabas din yung mga final grades namin nung first sem. And thankfully, yes, I'm a university scholar. I got a full scholarship from the university. And yes, nakalibre sila mama sa tuition kay papa. Month of November. So ayun, November 7 yung resume ng classes namin. And I'm beating the red light kasi November 7 din yung flight ko papunta ng Manila. Ganyan. And yes, I beat the red light. Nakabol ako sa first subject namin. Pero sumakit pa ako. So, talking about our subjects naman for the second semester. So, yung mga major subject ko ay Introduction to Broadcasting, Interactive and Emerging Media, Online Advertisement and Public Relation, and Media Ethics. Para naman sa mga minor subject or yung mga general subjects ay Ethics, Contemporary World, Lives and Works of Rizal, Arnis, at saka NSTP. So, to cut the story short, hindi ko talaga feel yung second sem kasi mahirap yung mga subject and mahirap din pakasamahan yung ibang mga prof. So buong November is puro turo at saka aral lang halos. Kasi, you know, another sem na naman. Before matapos yung November, is nagkaroon din naman kami ng mga banding magkakaklase. Kasi in-invite kami ng kaklase namin na si Princess bago namin kaklase sa kanyang condo for her 18th birthday. Month of December, my birth month. Ayun ang mga subject na na-mention ko kanina, they are really getting inside my nerves. Prof ako na
Yung pinaka hindi ko makakalimutan dito is yung mga pinapagawa ni Sir Safra sa kanyang mga subject. Sa online advertisement and public relations is pinagawa kami ng brochure exhibiting the FAQs or yung frequently asked questions. Saan ginawa kong topic yung Brooks Point. And sa introduction to broadcasting, interactive and emerging media naman, ay pinagawa kami ng radio broadcasting. Radio Silaka! Then ayun, Christmas break. Month of January. January is the month ko sa nagdo-double time kami para mag-shoot for Gawad Silangan. I don't exactly know when, pero dito rin nabuo yung Crescendo Productions, yung current production ko. For our Gawad entry, yung story ni Guts yung napili namin, which is yung Passion, shot and edited by Kyle, Kuya Je, Chris, and Mark. Nasa solid nila, grabe, hindi ko sila kinakaya. Starring Champagne Raquel and Alduin Solis, watch our film on our official Facebook page. Yan, makikita nyo dito. I was able to help Adhika Productions in their film Sinag. Sinag is directed and written by Nicole Espinosa, starring Christine Joy Manalo and JV Sarmiento. Anyways, we won several awards. Nanalo si Guts as Best Director, nanalo as Best Editing, at saka Best in Screenplay, at saka Gawad Silangan Bronze Film Award. Ayan, di ba siya? Wala akong ambag. Pero I'm so very proud of my Crescendo Production talaga. Month of February! Para sa midterms naman namin, sa Intro to Broad, pinagawa kami ni Sir Safra ng long television advertisement. Kung saan yung naisipan namin gawa ng advertisement is yung Oppo. Although it is not a paid advertisement, ay ginawa namin siya for, para matutunan lang namin kung paano kami gumawa ng mahabang advertisement. Bili na! Sa online ads and PR naman is pinagawa kami ng newsletter. Medyo na-stress ako kasi na-assign sa amin is yung College of Education. Eh, hindi naman masyadong ma-activity yung College of Education by that SEM eh. So, wala sila masyadong ganap. So, basically, wala kami masyadong ma-squeeze ng mga news sa kanila. Thankfully, may na-discover ako na isang Facebook page ng mga senior high school na kung saan nandoon nakakompile lahat ng mga activities nila. Doon kami nagkaroon ng references. The Bloom. Month of March. Na-flutter ako kasi isa ako sa may role doon sa theater play ng BD4B or yung mga second year namin. Ako as anak ni Mama Bear. So yeah, nag-participate kaming mga BD2B doon sa play ng BD4B. Ang title ng kanilang theater play is Purok Sikat Araw, na ginanap noong March 4, 2020 sa UE Conference Hall. Hindi talaga ako marunong umarte on stage or on camera. So, ang ginawa ko dun is nagpaka-natural na lang ako sa kanilang play. So, this theater play was a success. Congratulations to our ates and kuyas. And thank you po for inviting and letting us experience this activity para alam naman namin yung aming gagawin kapag kami na next year. Month of March, medyo malungkot kami kasi napapansin namin na napapadalas yung pagiging absent ni Sir Zafra. Then, may substitute professors na lang siya para sa mga naiwan niyang subject sa amin. Pero, tuloy yung buhay. But we were too sad nung nalaman namin na tinuloy niya na kaming iniwan and he joined our creator's hand last April or March. Hindi ko alam eh. Hindi ko na maalala. We were preparing na sana for our supposed comedy bar. Nagpa-practice na kami sa luneta, sa lobby, and minsan dun sa Mingola. Pero nagulantang kami kasi bigla na lang lumaki yung kaso ng coronavirus dito sa bansa, particularly sa NCR. As we prepare for submitting our final requirements or reporting sa mga subject is, yun yung pag-suspend ng classes no March 9, 2020. Then, pag-announce ni President Duterte na magla-lockdown, walang ano-ano is nag-book na ako ng ticket pa uwi sa Palawan. Yung ibang mga profs namin sa ibang subject is hindi na kami ni-notify kung ano ba mga dapat namin gawin. Pero yung ibang mga prof namin is chinat naman kami sa messenger or yung iba in-email kami. At kailangan namin isubmit yung ganito, ganyan-ganyan dun sa canvas. For the second semester, umabot naman yung jiwa ko for the University President Scholarship. As in, umabot siya. Parang buzzer beater. Talaga naman na na kahit feel na natin na hindi natin deserve yung isang bagay is gagawa talaga yan ng paraan si Lord para ipagkaloob sa'yo yung mga bagay na talagang deserve mo. Sobrang saya talaga ng first year ko dito sa college. Hindi lang halata sa mukha na to. Pero, grabe, gusto ko na bumalik. Alam mo yun. Namimiss ko na yung mga klase ko. Sobrang saya ko dahil sa environment ko, dahil ang saya ko sa course ko, ang saya ko sa mga kaklase ko, sa inner circle of friends ko. Though, may mga toxic talaga na tao dun sa UE, pero syempre, as much as possible, dapat nating ipropagate yung positivity
rather than negativities. Ayan. So medyo walang kwenta yung vlog na to, but it is really meaningful for me. Sana ganito pa rin kasaya sa in the following years. And kung may mamimiss pa ako, yun yung gastang bide. Lalong-lalo na yung Amari at saka Cup of Grace kasama yung mga favorite person ko. Ayan, yung mga chismos akong friends. Shoutout sa inyo dyan. And please pray for us guys na magkakaroon na ng online class this coming August 5. So yun, subscribe me guys and don't forget to click the notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod kong vlogs. Ayan, medyo walang kwenta talaga tong vlog na to. Ano ba yan? And I hope to see you next time around on my next vlog. Thank you for watching. Ang inyong lingkod, Joshua Sariego. Ang corny, di ba? Che. Bye-bye.